Wala pa mga kapatid, ako nga pala si Paolo Cordova ng Team LA to Manila Bay. Breaks pa rin ng Cavite, hombre. Okay mga kapatid, ito guys, ang topic natin ngayon mga tol is ano, para sa mga newbie na gusto mag-start na mag-collect or mag-side hustle sa vintage hats. So ito guys, information to sa mga, kasi marami nagko-comment sa amin, sa account sa YouTube channel na to. Ng mga hindi pa masyado alam na kung ano yung mga hanapin nila sa vintage hats. So, bigyan natin siya ng konting kaalaman ng mga collector dyan na nanonood sa amin, sumusuporta na i-comment nyo rin yung mga na hindi namin nasabi. Tulungan natin yung mga nag-start, yung mga na-impluensyahan natin dahil sa movement natin sa pagkukolekta ng sombrero, pag-ibenta ng sombrero. So guys, ibig sabihin ng Paris, lumalawak ang kultura ng vintage game, meaning successful yung ginawa ng mga nauna. Tama. Tayo mga sumunod, sinundan natin. So naging lumaki. Pag lumaki pare, meaning successful. Tama. Yung nagsimula. Tama. Successful yung mga nauna para sa akin at nahikayat nyo kaming pumasok. Yung mga marunong, na pag hindi kami nasabi, magbigay ng advice. Comment kayo. Comment. Sa ano to. At ipapaliwanag mo, i-video mo kung anong kulang. Yes. O kaya mag-BM sa'yo. Oo. Pau, ito yung alam ko. Yo, diba? No. Para okay, si-share natin sa mga tao. Hindi naman to, parang hindi naman to pagalingan kung sino marami, pinakamarami alam. Kung sino na. Kung sino na. Kung sino pinakamagaling na. Kung sino marami alam. Kung sino lahat naman hindi natin alam. Kasi iba, ginagawa yung kaalaman para magyabang. Tama. Pwede naman, para pwede naman yung kaalaman, isabihin natin para makatulong. Tama. Hindi para magyabang. Tama. Guess mo? Oo. Ganun lang naman kasimple makapit ang buhay. Kumbaga sa ano, kumbaga sana hindi naman sa pagkano, i-share natin yung talagang, diba? I-share natin yung blessing na natutunan mo, talagang i-bless. Share niyo yung mga collection nyo, diba? Pakita nyo. Hindi naman dahil sa pagmayabang na, alam mo, ang yabang ko, nakakontrol ko ha, nakompleto ko ha. Hindi yung parang magyayabang ako ng lakad ni Johnny Bravo. Ako yung nakakompleto. Kumbaga lakad matatag. Pero hindi. Lakad matatag ang tao. Lakad matatag. Pero, gayon pa man, marami pa rin nagtatanong sa akin na, diba, parang, uy, nagkataon lang talaga na tempo. Eh, alam mo yun, yung parang alam mo yun alam mo yun, nakawa ako dito lagi kasi alam mo yun, ano sa English pare, alam mo yun kaya nakakatawa ako, ganun parang ako bagsa, hindi ko naman pinagmamayabang na kumpleto pero masaya ako. Yun, masaya ako eh. Yun. Na, uy, kompleto ni Brick Champa, matutuwa ako. Yes, matutuwa sila, masaya sila para sa'yo. Ano ko, Mare? Talagang, talagang sobrang solid. Hindi, ikaw pa nga yung unang pursigin sa'yo para matapos. Eh. So, syempre, ikaw po yung unang masaya sa'yo. Syempre, Mare. Unang naging masaya sa'yo. Syempre, kapatid, sobra. Ano na naman yun eh. So, ngayon mga kapatid, ano ang mga hahanapin na mga newbie sa ukay-ukay, sa mga ukayan? Okay. Doon yung hahanapin nyo. Unang-una mga kapatid, syempre, ang brand ng sports specialties. Okay. Yun. So mga kapatid, pero mga klase ng tag ang sports specialties. Itong mga tag na hanapin nyo, yung tinatawag nilang white tag. Okay. Pangalawa, ang tawag dito mga kapatid, ano yung tawag sa ano yun? Black tag kung tawagin. Black tag kung tawagin. Meron pa isang tag kapatid? Yung, teka lang, red tag. Red tag, yan. Yung sinasabi nila. Ano pa ba mga ano ng sports specialties? Yun yung tinatawag sa mga, maraming made pala. Maraming made? Sports specialties, kung napapansin nyo. Nandun na yung pinaka-popular na Korea? Worse? Tapos, si Costa Rica. Costa Rica. Is Sri Lanka? Sri Lanka, mga kapatid. Pero, made in USA? Maraming mga klase na sombrero sa sports specialties. Pero basically, pag basta sports specialties at pumasok sa mga tags na to, ito yung mga tags na hahanapin nyo sa ukay-ukay. Okay. Ito yung mga tags yung na hahanapin mga vintage. Ito yung mga vintage, mga kapatid. Sa mga new. Yung mga value. So, syempre, mga kapatid, pasok natin dyan ng Los Angeles Raiders. Usually, yun yung may mga presyo talaga eh. Yung mga team na to, Los Angeles Raiders, okay. Sa NBA naman, is Los Angeles Lakers. Yan na may mga value sa market. Yan yung mga market. Sikat ngayon sikat. Na mga may mga value. Sa mga, maraming demand. Oo, sa mga newbie nga pala, kung hindi nyo natatanong, yun nga, mga sikat talaga sa NBA ngayon, lalo na sa NFL, is yung Raiders. Tapos sa NBA is Lakers. Yan ang mga ibig sabihin nun, kaya tumataas ang value, is maraming demand, maraming naghahanap na collector sa ganung team. Kasi maraming fan ng Lakers, maraming fan din ng Raiders. Mm-hmm. So, yun, nagbe-base din ang presyo, mga kapatid, based dun sa condition, especially yan, sa condition. Pangalawa, syempre sa rareness din nung hat. Tama. Yung rarity. Rarity. Yung rarity. Para sa akin kapatid,
yung style. Yung style din? Diba? Parang style. Ikaw, yung pinatis mo parang ang weird eh. Oh. Pero pag nakita niya naman, pagka sinod ni Kapatid Power, eh nagiging nakambal yun. Pero lang. Pero kakaiba kasi si Kapatid Power pinatis eh. Yung pangit sa mga mata ninyo, kung niya parang ginto sa kanya, tayo sisipatin pa sa ilaw. Pero pakita mo yung ano ah, yung star mo na nasa iba ba? Wale. Yung star mo. Is it? Yes, kung nasa ano, nandun sa Pilipinas. Nasa Pilipinas. May picture ako ito, si Chilipin nyo. Chilipin nyo. Yung tinanong nyo kung paano. Alam mo yung may-ari ng Kill the Hype is napa-shit. Napa-wow, no? Napa-shit sa ano. Diba? Yung may-ari ng Kill the Hype na sombrero, mga kapatid. Napa-comment sa ano sa sombrero ko na yun. Napa-shit siya, mga kapatid. Napa-wow. So, malalaman natin sa mga... I-comment nyo, mga kapatid, kung panalo ba sa patlasa nyo. Pero... Sobrang solid dito. Ako din, na-appreciate ko na. Pero, mas iba yung appreciate niya. Iba yung mata niya. Talaga, may ilaw eh. Actually, yan ni Peeper sa kanya, inaawitan. Ni Peeper. Ah, di ko mapatag kaya si Peeper. Baka pwedeng may kapalit. Alam mo naman, siyempre, kapag-uusapan naman yung mga bagay-bagay. Ano ba ito? Pinigyan mo yata kay Nicole yun. Sabi mo. Alin? Yun. Kay Nicole tayo. Kala ko minayin Nicole yun. Hindi ba? Kaya ba niya? Oo, so yun nga, basically yung mga hinahapin nyo. Yun yung number one. Number one. Number one na kalimitan pa, syempre, isa pang sa mga solid na kailangan nyo hanapin. So ito, ito talaga is worth ng motor, mga kapatid. Is yung syempre yung nakolekta ni Kapatid Bricks. Ang tawagin nyo is MLB side logo na OG logo, mga kapatid. Na color black. Pero tayo ngayon, meron ba ako dyan ngayon dyan? Wala? OG logo. Kaya mapakita ko nilang, ito mga kapatid, itong style na to, MLB style, sombrero, na merong MLB logo sa gilid. Side logo. Butter? Logo. Oo. So, yun yung mga hinahapin nyo. Ba? Siyempre, both sa Los Angeles Raiders. Ito nga pala, mga kapatid. Merong klaseng dalawang Raiders. Merong Oakland Raiders at saka Los Angeles Raiders. Pero ganoon pa man, parehas pa rin may value yung dalawa. Tama. Guys, so mga hanapin sa sports specialties, mga kapatid. Siyempre, yung shadow. Yun. Sa double line script. Aha. OG logo. Yes, OG logo. Single line script. Yun. Ano pa ba sa sports specialties? So ngayon, limalipa tayo sa mga sa Logo Athletic naman. Ito naman isang, ito yung next brand na hahanapin nyo, mga kapatid. Ang tawag sa brand to is Logo Athletic brand. So yun. Nakapaloob naman dito yung mga style na kakaiba. Yes. Yung mga tinatawag natin na Spike. Spike. At D-cut. D-cut. So yun yung D-cut nga pala sa Pilipinas natin lang na tinatawag yun. Pero dito sa Amerika, yun na tinatawag na diamond. Diamond cut. Diamond cut. Splash? Ang next natin splash, mga kapatid. So, ano splash. Ba? Paint splash daw ang tawag na pare. Oo nga, tama. Paint splash. Paint splash ang tawag. Kung tawag yun, paint kasi splash. Kasi parang yung pintura. Parang pintura yun. Parang tagilid. Paint splash. Ano pa ba? Ang next natin, mga kapatid, yung shark's tooth. Shark's tooth. Double shark's tooth. Double shark's tooth. Merong first generation na tinatawag nila. Aha. Uh-huh. Ito yan. Kapalit Sabado, pero makuha ng picture mo. Okay. Si, ang next natin, kapatid, yung double... Yung second gen? Second gen? No. Kapatid Sabado, pero makuha ng picture mo. Sabado yung mga isa sa matitindi magkulik ng ano, pare. Yung mga Logo Athletic. Double stoot yan, Logo Athletic. Mga Logo Athletic. Nasa kanya lahat ng mga double shark stoot ng NFL. Aha. Hindi lang yung bukod sa NHL. So, makikita na rin natin sa kanya yung Hoya. So, college team yun. Diba? So, yun, tira mo ulit ng... Sombrero mga kapatid, yes. So yun mga kapatid, double stoot, shark's stoot, this tooth. Parang pinaikli na lang. Ang nakakatawa pa nito, laging may first gen at second gen. Okay, ano pa ba mga ano pa sa Logo Athletic? Meron tayong stoot. This tooth, lumabas na yung spike, lumabas na yung D-cut. Ano ba yung panlima? Actually, sobrang dami talaga na nawakan. Hindi ko na alam talaga yung mga tawag eh. Yun ako. Pero yun nga, teka lang, nangisipin natin. Yun yung mga value. Actually, may nakalimutan tayo sabihin sa ano, sports specialties. Ano? Hindi natin nasabi yung tinatawag din ng laser stitch. Laser? Ayun o, yung laser. Laser stitch yung tawagin yun. Yung kakambal ng shadow. Kakambal ng shadow. So, para sa laser. Papakita ko rin. Ito yun, mga kapatid, na sports specialties. Hindi namin nasabi. Sports specialties na laser stitch, mga kapatid. Ito yung mga hanapin sa ukay-ukay, sa online. Ito yung may mga presyo. Yung mga, about sa value naman, sa pricing, mga kapatid. Ini-next natin siguro yung ano niyan. Next topic natin yung parang naman nalaman yung presyo, no? Oo. So, mangyayari nito, syempre, kumbaga sa ano, parehas pa rin kami nangangapa pa rin kami sa mga presyo. Wala talagang exact presyo ang mga sombrero. So, depende na lang talaga sa pinaka-uso. Exactly. Or yung pinaka-in. Yo. Diba? Katulad nung, ba't ba nangyari yung Raiders na yan? Hindi naman tayo, di ba? Pero,
team niyan para ganoon pero gusto natin, 'di ba? Kasi sumikat yung mga rapper diyan. Wala namang alam iba sa akin katulad ko. Wala naman akong alam sa meron pinagbasihan eh. Oo, may pinagbasihan. So wala talagang presyo yung mga yan. Lahat ng vintage. Kasi nga, hindi na nga nag-exist yan. Yes. Diba? So, yun yung nangyari. Kung by popular demand, ika nga. Yo. So, kaya nagtaas ang presyo nila. At the same time, sa pinaka, mahirap nang hagilapin. Ayan. Exactly. So, ay, kahit ito mga, kahit may pambili ka na sombrero, sa'yo mo na may pera ka. Yeah. Kung hindi mo naman makita. Diba? Oh, diba? Tataas ka yun. Yung iba, talaga umiinit talaga magbayad ng oh, pero ayaw mo namang ibigay. Oo. Eh, imagine naman. Nga pala, napagkaalaman ko, binibili, sabi sa akin pala ni Pipor, so nabanggit na pagkwento, meron daw Pilipino na nag-o-offer sa dalawang sombrero, eh, kalahating milyon. Kalahating milyon, mga kapatid. Duray mo? Only! Kalahating milyon. Only. Hindi pumayag. Hindi pumayag. Pipor. Sino? Hindi, sino? Diba? Si naglapag nito, yung nabanggit lang sa ni Pipor, pero ang naglapag, si All-Star ba? All-Star Vision. So, All-Star Vision. So, yung distot yun, diba? Distot na LA. Makatiyo. Yung katiyo. Dalawang yun, ha? Kalahating milyon, mga kapatid. Ito sombrero na to. Yan. Sino? Pilipino. Alam mo, guys, may istorya nun. Ano yun? Alam mo saan galing yun? Saan? Sa Pilipinas. Hinga. Nakakakwento ko si Pipor. Guys, nakakuha itong sombrero na to mga kapatid, sa Pilipinas. Yung LA stud na to na blue tsaka pula. Oo. Nakakuha daw to sa Pilipinas. Ewan ko sino yung kamayaan nito. Doon nabili. Nabili yata ng magkano lang. Pero ngayon may pumipresyo ng kalahating milyon. Ayaw ibigay. Ganong atindi yung sombrero na yung mga. At nakakuha yun sa UK yan sa Pilipinas. Yun ang pagkakarinig ko sa chismis, ha? Talaga? Oo. Swerte. Sabi si Mimo, si Pipor lang sabi sa akin. Si Pipor din nagsabi sa akin na ino-offeran doon. Nakakuha yun sa Pilipinas, mga kapatid. Tandaan nyo. Kaya ngayon, kayo palang mga kapatid, pumunta na kayo sa UK yan. Paghanap kayo ng sombrero, yung sinasabi kong tag. Tapos i-message nyo ako o i-message nyo yung kapitbahay nyo yung nagbi-vintage. Pero, pag minessage nyo, baka naman mabudol kayo. Dahan-dahan lang sa mag-message. Mamaya, sabihin, 5,000 lang yan. Pero diba? Pala, kalaking milyon na pala. Kalaking milyon na pala. So, ingat kaya masarap mag-ukay. Kaya ako makapatid talaga, pumapasyal talaga ako sa mga kuya dito dahil yun. Kasi alam mo ba yung nangyari one time? Ano? Yun nga, meron nga daw si Pipor na kasama. Umalis lang siya. Yung kasama niya, hindi nag-stay sa doon sa pinupuntahan ko. Sa mga, yun nga, sa flea market. May dumating ngayon parin sa sasakyan. Boom. Sasakyan, pak, pumarada. Binuksan yung ano, yung likod. May mga sombrero. Diba, patambon. Eto na, sa gilid, meron. Nakatambon. Meron doon box pa ng tupak hat na Kings. Okay. Na American Needle. Yung merong ano dito. May corona. Oo. Nakabili niya bali ng piso isa. $1. 200 pieces. Naman. Yung 200 pieces na yun, mga kapatid. Eh, kaya mong ibenta yun. Sa mabilisan na lang, ha? Sa mabilisan na lang. Ng G-Smill. $200. Sa 200 pieces, meron siyang 40 mil, pare. 40 mil. Magkano ang 40 mil, pare, sa pesos? 2 milyon. Nagbinili niya lang yung sombrero ng 10,000 piso. Nasold out niya. Alam mo kung ano ginawa? Ano ginawa? Dinala niya lahat ng kamag-anak niya sa Disneyland. Kasi naubos siya agad, eh. Sarap na. At meron pa rin pare, bukod sa 20 peraso daw, meron pa daw na sombrero, na mga ilan-ilan na American Needle, na yun din, pero walang king sa harapan, pero may corona sa likod. Meaning, galing yun sa ano, warehouse siguro talaga ng mga na-impact dati. Blanco. Blanco siya, American Needle, blanco yung harap, pero sa likod may corona. May corona. Meaning, hindi pa nabuburdaan yung harap. Pa. So galing sa, ano ba yun, siguro, mga nagbenta, mga ibang lahi na hindi alam yung nag-vintage. So ganun katindi, pwede ka talaga maging instant millionaire, pare, sa kaka-ukay mo. Kaka-ukay mo, no? Makachamba ako ng ganun, pare, umiyak ang Pilipinas na. Okay. Yay, naman, pare. Chamba-chamba, ikot-ikot ka lang, daan-daan ka lang. Kaya lang, bago mo malaman, syempre, dapat alamin mo at pag-aralan mo muna yung bagay na yun. Para, kasi, tunod yung mga kuwawa naman yung, sana man ang binigyan mo lang niya kahit 1,000, no? Bakit kahit bilhin kahit ito ba, nabili niya ng $200. Sana naisipan mo na nung bumili na, di, bibigyan ko ng $1,000. Kuhawa naman yung mga nakakita. Kumita ka ng 40 mil, pare.
Diba, sana. Baka naman di natin alam. Kasi di natin alam yung story. Diba, baka naman na ibigay. Baka binigyan. Pero malalaman natin. Ganun katindi ang sombrero, mga kapatid. Talaga, dati. May pera. So, ito pa isang mga, ano dyan? O, babalik, ano mo tayo? Diretso mo tayo sa ano? Ano ba nasa, di natin nasabi? Sa, nasa ano tayo? Nasa logo athletic. This tooth. As the single tooth. As shark's tooth. Ano ba? Yan yung mga value eh. Kung meron mga marami nakalagutan. Meron mga nakalimutan yun. Sasabihin nyo lang. Nag-aaral tayo. Siyempre, may mga, ano tayo, yung mga ad-lib eh. So, ito normal. So, yun lang naman yung alam natin. Yun lang alam natin. Yung alam sa ngayon. So, yes. Natin. May kulang is, pakibagi talaga. Pero sobrang dami talaga ng mga lumabas na sign. Hindi na namin dami, kaya dami, yan. Dami. Sobrang dami. Ito lang is mga guide lang. Oo, yung mga guide, same time, ito yung mga popular. Sinasabi lang na yung mga popular at talagang nagkakanda price ng million. Million talaga. $10,000. Exactly, mga kapatid. Walang halong camera, walang halong ano yung pare. So yung $10,000 na yun, wala pang kaparanggot ng MLB, lahat ng MLB ko dun. Pare, kung nakakuha ko, nakakita nun, kapatid. Pucha, ewan ko na lang. Yung isip mo, binenta lang ng mga ibang, ewan mo sa bagit ng lahi kasi. Binenta nung ano na yun, nung mga tao na yun, ng $1 each, 50 pesos isa, na pwede mong ibenta ng 10,000. So, ang tubo mo sa isa is 9,950 pesos. Ito, guess mo na? Grabe. Pero, yung sombrero na yun is pwede mo pang ibenta ng 15,000. Diba? Pero sinabi ko na yung pinakamababang presyo. Pinakamababang presyo pala. Pero yung 15,000 mo pa yung mabenta, 17. Meron kang 3 milyon, pare. 3 milyon. Ang gagawin ko doon. Teka lang. Meron kang 3 milyon piso, mga kapatid. Ang gagawin ko doon. Nabindili mo lang ng 10,000. Papasyal siguro ako sa ano. At yung pare, talaga ako kaya kong ibenta ng mabilisan yun. Kasi buong mundo, kasi ang vintage, mga kapatid, buong mundo yan. Especially, hindi na naman Pilipino bumibili yan eh. Dito sa Amerika, pag pinos kayo ng 200, bibili mo. Sa America o sa IG, karamihan ng mga kaalaman talaga, IG boys talaga. Doon nagsimula talaga. Sali. Ang mga talaga mga veterano, doon talaga nagsisibili. Yes. Diba? Pero ngayon pa man eh, nandito na tayo sa mga, ito lang naman yung mga, ano lang namin, nakakalat lang namin. Nakakalat, information. Pero sineshare namin sa inyo. Nakayo is para talaga mag-vintage. Kasi ang vintage, ano yan eh, para sa lahat yan. Ang sombrero is para sa lahat. Huwag natin pagdamot, lahat diba? Para sa lahat na mahilig sa salakot. Sa mga nasa ilalim ng araw na nagtatrabaho, ang salakot is ginawa yan para sa mga taong masisipag. Na nasa ilalim ng nagtatrabaho sa araw. Yan ang mga yun. Diba? Yan yung mga makikita mo na nasa ilalim ng ano. Diba? Ang sombrero is ginawa para sa init na araw eh. Ang nakakatawa din kapatid, alam mo yung mga nagsisimulang sa sombrero, mabangitan yung sombrero. Ang sombrero ginawa sa, hindi naman sa mahirap, di ba? Para sa lahat nga, di ba? Yes. May nagsombrero ng, nag-ukay ng ano, sa lupa o ano. Pero may nagsisombrero ng, nakahiga lang sa ano sa beach naka ano, yes, ano, so, paano ngayon tayo mapupunta yung sombrelong yun nung nagtatanim tayo para pumunta sa ano kikik ng buhay pero may suot ka pa rin sombrelo yes, exactly diba? yun ang challenge natin ngayon sa sarili natin yan. So ngayon mababalik tayo dahil na pag-usapan natin ng American Needle, matalon tayo sa American Needle.